sa bahay na tayo. Anong oras na? Gabi na. Gutom na po ako. Pumila ako ng Indomie. Ayan. Si Amo. Kaya tayo ay late ding nakaka-uwi. Bueno, Lexi. Wala na po si Lexi. Ay, naku po. Ay, naku po, ang buhay. Buhay natin po. Trabaho. May chika pala ako sa inyo. Yala, later. Nandito na tayo sa bahay. Ako muna yung magluluto ng Indomie. At marami akong hugasin plato. Kalat sa bahay, guys. Kasi dito ako natulog sa salas kagabi. Kasi si Joe ay nagwarja po. Ayan, ang ating aso. Magpapalabas muna. Palabasin muna natin, guys. So, kanina, nung nagpakain kami sa amo, si Mira pala dito tumulog kagabi. Kasi nga po, hindi ako makatulog sa baba. Total, andyan naman si amo, hindi may kasama si ate. Kasi, ano, marami akong ginagawa. Di ba nasabi ko na sa inyo noon na si ate nagpaalam na? So, ang kukunin ni madam, ibang lahi po. Hindi Pilipino. Yung parang ano, taga-opisina, cleaner nila doon. So, siya yung makakasama ko sa trabaho. Itupyan. Itupyan po sila. So, ang sinabi ko din naman noon, kasi kung ano si ate, hindi ko naman napapatulugin si Mira dun sa bahay ni Amo. Kasi, kaya ko lang naman ano, para si ate naman matagal lang may magkasama. Tsaka ano,
kasama niya, para may kasama si ate sa baba. So, ang mangyayari, sabi ko, kung maaari, kumuha ng dalawa para may kasama sa baba yung kukuhain. Siyempre, kawawa naman mag-isa, di ba? Kung sa baba. So, kukuha si madam ng dalawa. Tapos, hindi pa naman ganun ka-final na uuwi si ate. I mean, uuwi, oo, pero hindi pa ganun ka-final na kung kailan. Pero sinabi naman ni Amo sa kanya na hindi naman porket kumuha na, eh, ano, you can go. Kumbaga, na ano lang si madam na baka nung bilang anong magpaalam na si ate, tapos hindi pa siya nakakuha ng kapalit. So, kinuha niya na tong dalawang itupya na makakasama ko. Pero ate can stay pa rin po. Kung di siya alis, walang problema kay Amo kasi sinasi ate yung napakataga na po yun kay Amo. Siguro, more than 40 years. So, kanang kamay. Diba? So, ang mangyayari po, si Mira, dito na siya mag-i-stay sa bahay. Hindi ko naman po, syempre, I mean, hindi ko pa naman kilala kung sino yung ano, diba? Tsaka, hindi naman natin pa, ano, kilala. Tsaka, ibang lahi, ay. So, at yung dalawang itopia po, sila mag-i-stay sa baba. Sa bahay ni Amo. Total, dito lang naman kami sa taas. Malapit lang. So, yun naman yung setup. Kasi ayaw din naman ni Amo na mag-i-stay ako doon. Kasi nga, may pamilya ko. Maintindihan naman yun. Yun naman yung setup namin eh. Nung una pa lang na uwian ako, nag-aano lang ako dyan, syempre, pagka marami bisita, saka pag may amo na mga alaga, maagang mga gumising, so, gano'n naman tayo. So, we'll see, kasi, next month na raw dadating, dalawang itupya, by November. So, we'll see kung ano mangyayari sa atin. Nakakaano lang yun, kakamiss. Alam niyo yung tagal niyo rin nakasama si yung si Ate Marisa. Matagal ko rin nakasama. Bale, lang 7 years na. I mean, 7 years yung stay-in ko sa kanila ngayon. Tapos, noon part-time lang ako, ilang taon din yun? 3 years na every year, kinukuha nila ako pagsama. So, maninibago tayo, guys. Para magiging iba na yung setup natin, syempre. Iba pa rin kasi pag ano mo, kalahi mo, diba? Yun ang pagustuhan ni Amo. So, kasi si Ate Dori po, dapat ang kasama ko. Ang problema, hindi maiwanan ni Ate Dori yung isa niyang regular na part-time din. Kasi nga, mabait naman yun sa kanya. So, yung nagpaalam siya, bigla-bigla naman din talaga. So, hindi rin naman niya, ano, yun po ang aking chika. At ako po ay magluluto ng indumi. At ako'y nagugutom na. Tapos, yun lang. Alam nyo, may chichika po kasi. Maliit ang trabaho.
si Ami sa hapon kasi after office, mag-lunch lang siya. Tapos mag-rest. Tapos aalis siya punta doon sa ano niya, bayaw niya. Marating siya gabi. So, minsan naman hindi na namin hinihintay, umuwi na kami. 8:30. Yan. So, yan po ang aking ipapalita muna sa inyo sa ngayon. And let's do and do me. Ang problema ko pala, guys, yung cabinet. Wala mang cabinet dun kay Mira ang ano ko. So, makakukuha ako dun sa kabilang bahay.